Mas mababa na sa critical level nito na 180 meters ang water elevation sa Angat Dam. Kaya pansamantalang itinigil ang patubig sa mga palayan sa Bulacan at bahagi ng Pampanga. Pero hindi pa naman daw mababawasan ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Mahigit 90% ng tubig sa Kamaynilaan ang nagmumula sa Angat Dam. May report si Julio Segovia. Nagdasal at sumayaw na ang tribong dumagat para hilinging umulan sa Angat Dam. I believe ang pinakamalakas pa rin ay yung panalangin, no? So ito yung mga bagay na bagamat mayroon tayong mga ginagawa na kaparaanan katulad ng nakaschedule na na cloud seeding, pero kailangan pa rin, it should be coupled with prayers. Hindi pa rin kasi nasisimula ng ikinakasang cloud seeding sa Angat Dam. Dahil bukod sa walang seedable cloud, hinihintay pa rin ang napukorang go signal mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang nararanasan namang thunderstorm nitong mga nagdaang araw. Lihis daw ang direksyon ng ulan sa watershed, kaya hindi rin nakatulong sa dam. Resulta nito, mas maagang naabot ng Angat Dam ang 180-meter critical level na sa unang pagtaya, May 16 pa dapat. Patuloy pang bumababa ang level ng tubig sa dam dahil sa tindi ng init. Sa pagpatay ng switch na ito, otomatiko nang itinigil ang pagsusuplay ng tubig sa irigasyon at binawasan na rin ang kuryenteng nililikha ng Angat River Hydroelectric Power Plant. Mga palayan sa Bulacan at bahagi ng Pampanga ang maapektuhan ng inihintong patubig. Pero napaghandaan naman daw ito ng Bulacan Provincial Agriculture Office. May 20 water pumps ang inihanda nila para sipsipin ang natitira pang tubig sa mga irrigation canal na gagamitin naman ang mga magsasaka para masuplayan ng tubig ang mga palayan. Si Mang Francisco, dumiskarte na para hindi matuyo ang kanyang mga pananim. Kapag sakaling maputulan ay yun nga, yung mga nearby na creeks, yung mga katabing malapit doon, na may tabang pa na tubig, ay ito ang ating tinitingnan upang maaaring nating maisustain na doon sa mga nangailangan pang mga lugar na ito. Okay. Kahit nasa critical level na ang Angat Dam, hindi raw mababawasan ang supply ng tubig sa ating mga gripo. Malayo pa naman daw ang water elevation ng Angat Dam sa inabot nitong 157 meter level noong 2010 kung kailan nakaranas ng water shortage ang Metro Manila. Noong panahong yon, ibinaba sa 38 cubic meter per second ng water allocation sa mga bahay. Kaya naramdaman ang kakulangan sa supply ng tubig. Napilitan tuloy magrasyon. We are still comfortable with the 42 releases. Mga 39 to 37 cm. Malaki ng epekto yon sa operasyon namin sa pagsusupply ng water sa buong Metro Manila. Sa May 21, papag-uusapan ng National Water Resources Board o NWRB kung magbabawas ng alokasyon ng tubig sa mga bahay. Pero sa ngayon, mananatili raw muna sa 42 cubic meter per second ang water allocation ng MWSS sa Metro Manila. Kung hindi uulan, posibleng bumaba sa 170 meters ang water elevation ng Angat Dam sa loob ng 29 na araw mula ngayon. Yung pagtitipid natin is paghahanda just in case we go to the worst. We want to stretch the water from Angat, okay? Hindi naman pag sinabing pagtitipid ay inaasahan na natin ang water crisis. Julio Segovia, GMA News.